Ayan, so we are live po sa ating page and YouTube channel. So welcome po, good evening po sa lahat. Ayan, so play natin yung introduction natin. Okay, we have the Flip channel, let review session. Ayan, so pwede po kayo mag-comment ng inyong location at inyong pangalan, no, complete name, sa ating comment section. So, nagbabalik po sa FB page ang ating live session for the general education flip drill. So, disclaimer po muna tayo. Let us have our disclaimer. Siyempre, hindi po kami part ng kahit anong review center. Kami po ay nagbibigay lamang ng mga kaunti at kadagdag na kaalaman. Okay, no copyright infringement is intended for these questions. So, hindi po namin pagmamayari ang mga tanong na ito. Ang iba po, kadalasan ay nakukuha po natin sa internet or sa Google. Ayan. So, this online drill is for educational purposes only. And we aim to help you reach your goal in becoming LPT. So, ready na po ba ang lahat? So, 30 days na lang or less than 30 days na lang bago tayo mag-exam. Okay, so, kamusta po ba ang ating mga viewers sa Facebook? Sige po, comment nga po kayo ng inyong pangalan at location para pwede po natin i-shout out mamaya. Yeah. Yeah. So, we have almost 50 viewers sa ating Facebook page. Yeah. Ganun din po sa ating YouTube channel. Pwede rin po kayong mag-comment ng inyong location, ang inyong full name with LPT. I-claim na natin hanggat maaga pa, no? So, excited po ba at kinakabahan para sa ating examination ngayong March 2024? Comment mo na rin, LPTQT 2024. Yan. So, we have few reminders before we're going to start. So, huwag nating patagalin, no? Kasi it's already 9 p.m. Yan. So, read each question carefully. There will be 20 questions at you are given 30 seconds to answer each. Type and comment your answers. Correct answers with rationalization will be revealed after every question. So, ganun po ka generous ang ating mga speakers sa ating clip drills, no? Talagang pinapaliwanag yung mga tamang sagot. Okay, record your score and let's see who will get the highest point. So, huwag kayong mahihiya na magkamali sa ating comment section kasi doon kayo matututo. Okay, dapat pagdating sa examination, hindi na kayo magkamali. Dito okay lang. Okay, kaya be honest, it's okay to make mistakes, just do your best. Okay, if you have any questions, you may type it in our chat box and it will address after the drill. Okay po, so ready na po ba? Paki-tap nga ang ating heart react kung tayo po ay ready for our tonight's session. Yan. So, dami ating mga heart attack, no? Okay, let us have our speaker. So, pakilala muna natin ang ating speaker, no, for today. Yan. So, let us start. So, medyo marami-rami ang credentials ng ating speaker for tonight. Hindi po, pakita po natin. Okay, he is a lead passer on September 2023. Okay, so passer ito, fresh na fresh, last year lang. Currently, a teacher in private school at Holy Lady Academy, Marilao, Incorporated. So, syempre, nagsisimula muna sa private. Tapos, current advisor of the Beacon, the official school publication of the Holy Lady Academy, Marilao, Inc. Currently, he is an advisor of May Luntian Youth Organization. So, hindi lang po pagtuturo, no? Pati, yung mga organization na makakatulong sa ating mga kabataan ay sinasalihan din po ni Sir. He finished his bachelor's degree in secondary education, major in social studies at the Polytechnic College of the City of Mekawayan with Latin honors. So, hindi tayo basta-basta lang kumukuha ng mga speaker, no? He is a magna cum laude, batch 2023. Best in final teaching demonstration. Diba? So, hindi lang basta magna cum laude, magaling din magturo si Sir. PCCM Student Leadership Awardee, batch 2023.
former member of the Board of Trustees of TCCM. Pag kasi Board of Trustees, di ba? So, sabihin, he is responsible, he is capable of leading, di ba, people under his authority. Former president of the PCCM College Student Government. Yan. And then, former copy editor and senior editorial cartoonist of Scribes or the official student publication of PCCM. And lastly, but not the least, former associate editor-in-chief and editorial cartoonist of the Bernardinians, the school paper of Assemblywoman Felicita G. Bernardino Memorial Trade School. Okay, ito malapit lang po dito. Kung taga Bulacan po kayo, malapit sa Bulacan, alam niyo po yung mga lugar na yan. Ito po, siya po, si Mr. Romel Nacional. Okay, so paki-tap naman ng ating heart react, no, ngayong gabing ito para po i-welcome natin ang ating speaker. Hindi po siya magpapakita hanggat hindi tayo nagtatap ng heart react sa ating mga social media accounts or sa platforms natin dito po sa ating Google Meet. Okay, ready na po ba kayo? Ayan, so I think ready na siya. Ready na si Sir Romel at ready na ang lahat. Sige po, Sir Romel, the screen is now yours. Good evening po. Good evening sir. Okay, good evening. Clear po ba, sir, yung audio ko po, sir? Yes po, sir. Okay na, okay. Thank you po, sir, sa pagpapakilala po. So, ayun po. Bago ko po simulan yung review po natin for tonight, gusto ko po munang i-share na si Sir Jobert po ay isa sa mga professors ko po way back in college nung nag-aaral po ako sa PCCM. Si sir po yung teacher po namin sa mathematics, I think. Tama po ba, sir? Nung first year po ako, siya po yung naging teacher po namin. Yes, mathematics in the modern world. Opo, ayan. So, bali, kaya magkakilala na rin po kami ni Sir Jobert. So, bali, yung ituturo ko po ngayon or yung re-reviewin po natin for tonight is about the readings in the Philippine history po. So, syempre, mga pumapatungkol sa kasaysayan ng Pilipinas since that is my major din naman or that is my majorship. Okay? So, bali, yun po yung ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabi. So, sir, pwede na po ba tayong mag-start for the first question po? Medyo kinakabahan ako, sir. Ready ka lang, sir. Okay po. Sige po. Number one question. Ayan. Okay. So, bali, yung first question natin, medyo basic siya, or I mean, basic talaga siya. Actually, or usually kasi talaga yung questions na nilalabas ni PRC madalas, basic questions sila. Hindi sila masyadong malalayo or malalalim ang mga katanungang ibinibigay ni PRC. Napaka madalang ng mga questions na ganun. So, for question number one, who became the first female president of the Philippines? Is it letter A, Imelda Marcos? B, Corazon Aquino? C, Gloria Macapagal Arroyo? Or letter D, Miriam Defensor Santiago? So, tignan natin kung makukuha ba natin ang tamang sagot. Pwede nyong ilagay sa chat section yung inyong mga answer po for question number one. Ayan, madali lang naman yung question na to. Sabi ni Sir Jan Kurt po, letter B, Corazon Aquino. Okay, sabi naman din po ni Ma'am Ana Contreras, letter B, Corazon Aquino. Ayan, yung iba pa po. Ayan, sabi ni Ma'am Frenzy June Sumagaysay, letter B. Ayan, puro B yung answer. So, gaya nga nang sabi ko, basic questions lang naman kadalasan. Yung binibigay nila, ni PRC. So, bali, of course, the correct answer with the question number one, letter... Ayan, letter B, Corazon Aquino. So, kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, we have 17 presidents. Tama po ba? Okay, sino-sino sila? Of course, Aguinaldo, Quezon, Laurel, ayan, Osmeña, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, and of course, Macapagal. Tapos, after nun, si Ferdinand Sr. And then, after ni Ferdinand Sr., doon tayo nagkaroon ng kauna-unahang babaeng pangulo. At siya nga po ay si Corazon Aquino. The first ever female president in Asia and of course of the Philippines. So malabo naman na si Imelda Marcos yan. Si Gloria Macapagal Arroyo, of course, pangalawa siya na babaeng pangulo ng Pilipinas. And si Miriam Defensor Santiago, syempre, hindi naman siya naging pangulo ng Pilipinas. The correct answer is letter B, Corazon Aquino. Ayan, so halos lahat naman po nakuha ng tamang sagot.
Let's move to the question number two po. Thank you po, sir. Ayan. Question number two. The following were among the five ships involved in the Ferdinand Magellan's voyage except blank. Is it letter A, Cartagena? B, Trinidad? C, Victoria? Or letter D, Concepcion? So ano kaya yung barko na hindi kabilang doon sa limang barko sa ekspedisyong pinangunahan ni Ferdinand Magellan? And bilis ng sagot ni Sir Kurth, letter A daw po. Okay. Si Ma'am Jerilyn Alcones, letter A. Si Ma'am Dani Salvador. Sir, yata ito. Letter A din. So, halos lahat naman po ng sagot, letter A. So, reveal na po natin, sir, kung ano nga po ang tamang sagot. Okay, so tama. Letter A, yan, ang Cartagena. Hindi siya kasama sa limang barko ni Magellan. Okay, so kung babalikan kasi natin sa kasaysayan, di ba meron tayong limang barko na kinumand or kasama sa ekspedisyong ginawa ni Magellan. At ang goal nga nila, syempre, mag-circumnavigate ng Earth or ng mundo. Okay? At lima yung barko na yon. So, kadalasan, gumagawa tayo ng mga mnemonics about dyan. At yung mnemonics ko about dito ay yung PCVSS. Tatandaan nyo lang, PCVSS. So, kung kayo man may nagawa na, okay na rin yon. Okay? So, yun yung Trinidad, Concepcion, Victoria, San Antonio, at saka yung Santiago. Okay, so limang barko yon. And then, ang hindi kasama, yung barkong Cartagena. Wala naman kasing Cartagena dun sa limang yon. Okay, and ilan pa sa mga questions or isa pa sa questions madalas ni PRC about dito sa mga barkong to, ano yung katangi-tanging barko na nakabalik sa Espanya? O sige nga, tignan nga natin kung may nakaaalam po ba kung ano yung barkong nakabalik sa Espanya sa limang barko na yon. Anong barko kaya? Tignan natin. Ayan, letter C po, sabi ni Yuichiro. Sabi rin ni Sir John Kurt, ang Victoria daw. So, tama naman. Okay, yun ay ang barkong Victoria. Tatandaan lang natin, term na victory, nagtagumpay, okay, na makabalik saan? Sa Espanya. So, huwag natin kalilimutan yan ha. Ang katangi-tangi barko na nakabalik po sa Espanya ay ang barkong Victoria. I know naman na karamihan sa inyo ay familiar na sa mga questions na to kasi ilang araw na lang, 'di ba? Malapit na ang March. So kailangan talagang handang-handa tayo para sa LET. Okay? Thank you po, sir. Next question po. Ayan, Victoria. Okay. Question number 3 ito. Which is true of the Philippines? Ayan. Is it letter A? It was colonized by Spain, Portugal, America, and Japan? B, it has been part of the world's economy since the Spanish colonial rule. Letter C, it is one of the least populated countries in the world. Or letter D, it has one autonomous region or yung ARMM. Okay, so baka may magtanong, BARM na kasi ito, sa kasalukuyan, di ba? Yung ARMM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, kadalasan kasi sa mga questions ni PRC, outdated sila. Pero pag nakita natin to, wag na natin pansinin. Automatically, BARM na yon yung tinutukoy niya dito na ARMM. So, ano kaya ang tamang sagot sa question number 3? Sige nga po. Oh, sabi ni Sir Danny, letter D daw po. Letter D kaya? Other answers po. Okay, sabi so... sige, sir. Ano ko na sabihin ko, banggitin ko lang na meron tayong 250 viewers sa ating Facebook Live. So marami rin po tayong nagko-comment dito, no? So kung pwede, ka, okay, pwede mo rin pong banggitin, di ba? Kung sige po, sir. Wait lang. Thank you. Tignan ko lang po sa Facebook. Kasi parang sa YouTube po kasi ako, sir, nakaano po eh. Wait lang. Opo, yeah. Ayan. Ayan. Mga answers, letter B, letter A. Tingnan natin kung ano nga ba ang tamang sagot. Okay, reveal na po natin, sir. Parang nalito yata yung ilan. Okay, syempre hindi yan letter A, di ba? It was colonized by Spain, Portugal, America, and Japan. Na-colonize ba tayo ng mga Portuguese or ng mga Portuguese? Di ba? Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi naman talaga sila, hindi naman tayo na-colonize ng mga Portuguese, di ba?
ang nakapag-colonize naman sa bansang Pilipinas, Spain, syempre. Sumunod nun, maikling panahon, nagkaroon ng British occupation. Like, one and a half year yata yun, kung di ako nagkakamali, na-okupa ng mga Brito ng Manila. And then afterwards, nanumbalik yung kapangyarihan ng mga Espanyol. And then, dapat British yan, or I mean Great Britain yan, hindi Portugal. So, mali yan. American na. Of course, di ba? Na-colonize tayo niyan. And of course, Japan. So, mali sa letter A. Letter B, it has been part of the world's economy since the Spanish colonial rule. Okay. So, kung babalikan natin sa kasaysayan, meron tayong tinatawag na Manila Galleon Trade or yung Galleon de Acapulco. Di ba? Na kung saan, from Manila to Acapulco, Mexico, and from Acapulco, Mexico to Manila, nagkakaroon ng trade system. Diba? Sa mga hilaw na materyales, ayan, sa mga produkto. Doon pa lang, mayroon ng bahagi or mayroon ng aambag ang Pilipinas. Saan? Sa ekonomiya ng daigdig. So, tamang sagot, si letter B. Si letter C, mali siya. Bakit kaya? Diba? Malaki ang populasyon ng Pilipinas. Sa katunayan, tawag dito, ang projections ng United Nations when it comes to our population, almost 118 million na as of January 2024. So sobrang dami na ng populasyon ng ating bansa. So malabong least populated ang Pilipinas. Letter D, it has one autonomous region. So mali yan. Bakit kaya? Kasi meron tayong two autonomous regions here in the Philippines. And those are what? BARM, or yung, ayan nga, ARMM, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And the next one is yung tinatawag nating CAR, di ba? Or yung Cordillera Administrative Region. So, mali yung letter D. So, the correct answer is letter B. Okay? Next po tayo, sir. Ayan, may mga nakaka 3 over 3 na po ba? Sino mga nakaka 3 over 3? Ayan. For number 4, ayan. Among great navigators of the world, he first completed the circumnavigation of the earth. Is it letter A, Sebastian Elcano? B, Christopher Columbus? C, Ferdinand Magellan? Or letter D, Miguel Lopez de Legazpi? Yan, sino kaya ang unang nakalibot, di ba? O Magellan po, sabi ni Ma'am Marjorie Piasan. Sabi naman po ni Ma'am Shell Abuyo. Si Magellan pa rin daw po. Tama po kaya si Magellan? Tingnan natin. Ang sagot naman po dito ni Sir Kurth, sabi niya po, letter A, Sebastian Elcano. Yan, nagkakagulo na sa comment section. Letter A nga ba or letter C? Tingnan natin, ano po kaya ang tamang sagot? Reveal na po natin, sir. Okay, the correct answer in this item is letter A, Sebastian Elcano. O, wag tayong malilito dito ha. Kasi si Ferdinand Magellan, siya yung nagpanguna. Siya yung may goal. Siya yung mastermind. Siya yung naghangad na ikutin ang buong mundo. Pero hindi niya yung nagawa. Bakit ba? Kasi nung nandito sila sa Pilipinas, di ba nga napatay siya sa labanan, di ba? Nila ni Lapu-Lapu. At si Sebastian Elcano, kasama siya doon sa paglalayag na ginawa nila Ferdinand Magellan. At siya yung nag-command ng Barkong Victoria na nakabalik sa Espanya. So the first one who able to complete the circumnavigation of the earth, si Sebastian Elcano, si Christopher Columbus. Kilala naman natin siya sa New World, di ba? He was an Italian explorer or navigator, di ba? New World, pag sinabing New World, di ba? Ito yung Americas, North and South. So, hindi siya yung sagot. Si Miguel Lopez de Legazpi, isa siya sa mga naging governor general of the Philippines during the Spanish colonization or the Spanish rule. Pero hindi muna natin siya masyadong kikilalanin kasi mamaya may question about sa kanya. Pero hindi siya yung first one to circumnavigate. So the correct answer in this item is letter A, Sebastian Elcano. Okay, siya po ang unang nakaikot sa mundo. Okay, thank you po sir. Next question po. Yan, sa Elcano lang ang nakabalik. Sabi ni Sir Elris Jan Madrideños. Ayan. Next, for item number 5 naman po tayo, ito medyo nakalilito, lalong-lalo na sa mga choices. Baka mamaya yung iba magtaka, bakit nandyan yung choice na yan, or yung, yung answer na yan, okay? The question is, hieroglyphs was used by ancient Egyptians, while blank was used by ancient Filipinos. Okay, is it letter A, Abacada? B, Kalantiao? C, Balitao? Okay, or letter D, Alibata?
eh ano kaya ang tamang sagot sa item na to? Sabi ni Sir Yuichiro, letter D daw po, alibata. Okay, letter D, yan, almost the answers, pare-pareho naman po. Letter D po ang inyong mga sagot. So, reveal na po natin ang tamang sagot for this item. Of course, the correct answer is letter D, alibata. Okay, so bakit kaya siya ang tamang sagot? Tignan muna natin, irrationalize muna natin bawat choices na ibinigay. Si letter A kasi, abakada, 1939 yan, or I think 1940s and above, siya nakilala. Okay, si Kalantyaw naman, or si Code of Kalantyaw, it is a hoax, di ba? Sabi nila, no credible evidences daw na magpapatunay na talagang nag-exist itong Code of Kalantyaw na ito. Pero sinasabi nila, okay, na ito daw yung penal code before. Pero gaya ng sabi ko kanina, hoax siya, so walang nakapagpapatunay na totoo itong Code of Kalantyaw na ito, or the penal code, okay, during the pre-colonial time. Si Balitaw naman, hindi siya ang sagot kasi nga it is a Visayan Poksong, so malabong siya ang sagot. Okay, the answer in this item, letter D, alibata. Okay, pero ganito, alilinawin ko lang po. Okay, kasi baka mamaya ang lumabas sa mga choices, baybayin or alibata. Okay, kapag dalawa yung lumabas sa choices, alibata or baybayin, ang isasagot po natin ay ang baybayin. Okay, it is an ancient alphabet of the Philippines, especially of the Tagalogs. Diba? From the root word baybay. Okay, bye-bye, di ba? So, itong alibata kasi na ito, ayon sa mga ilang pag-aaral, it is a ancient writing system with Arabic first two alphabet, yung alif, ba, ta. Okay? So, hindi siya kinikilala ng Komisyon ng Wikang Filipino bilang, tawag dito, ancient writing system talaga ng ating mga ninuno noong panahon na yon. And then, the reason why is that there is no clear or strong evidence that pre-colonial Filipinos derived baybayin from the Arabic language. Di ba nga nagkakagulo dati? Kung hindi ako nagkakamali, 9 years ago, may mga balita tungkol dito na gustong itama ng Komisyon ng Wikang Filipino na dapat baybayin talaga at hindi alibata. Pero gaya ng sabi ko kanina, ng mga naunang questions, outdated kasi yung ilan sa mga questions na nilalabas ni PRC. Pero ang tamang sagot talaga dapat dito ay ang baybayin instead of alibata. Oh yeah, tama. Baybayin po kasi talaga ang tamang sagot. Ulitin ko ha, kapag ang nasa choices, alibata and baybayin, ang isasagot po natin ay ano? Ang baybayin. Okay, baybayin ang isasagot natin. Pero dahil dito, walang baybayin, alibata po ang isinagot natin. Okay? Hopefully, maliwanag po. Or I'm hoping na maliwanag po yung maliwanag ko doon or yung pag-explain ko po doon sa issue na yon. Okay? So next po. Ayan, thank you po, sir. Ayan, number 6. Ayan. Who led the Philippine Revolution against Spanish colonization? Revolution daw. Is it letter A, Jose Rizal? B, Emilio Aguinaldo? C, Andres Bonifacio? Or letter D, Marcelo del Pilar? Sino kaya sa apat na ito? Okay? Ayan, puro sagot. Letter C. Oh, may nag-letter B po. Sabi po ni Sir Raymart. Baklayon, si Aguinaldo daw po. Okay? Sino kaya? Sa Facebook. Parang wala nag... Ayan, Bonifacio daw po, sabi ni Sir Jabber. Okay, sino kaya? Sa apat? Okay, reveal na po siguro natin, sir. Okay. The correct answer in this item, of course, letter C, Andres Bonifacio. Okay? Kung titignan natin sa question, ang sabi, revolution. Revolution. Okay? Maliwanag po na si Rizal. Okay? At Del Pilar ay walang kinalaman or ayaw nila ng revolusyon. Diba? Gusto nga nila tahimik lamang. Okay? Yung proseso ng pakipaglaban or pakipag-usap, pakipagkasundo sa mga Espanyol. Ayaw nila ng revolusyon, ayaw nila ng dahas. So mali agad si letter A and letter D. Si Aguinaldo naman, the first president of the Republic of the Philippines. So malabong siya. Okay? At bilang si Andres Bonifacio, ang itinuturing na ama ng Revolusyong Pilipino at isa sa mga naging supremo ng Katipunan, siya po ang tamang sagot. Letter C, Andres Bonifacio. Okay, so karamihan naman po nakakuha ng tamang sagot sa item na to. So next question po tayo. Ayan, thank you po, sir. Number 7. Ayan. Which among the following is not a pen name used by Marcelo H. Del Pilar? Is it letter A, Siling Labuyo? B, Plaridel? C, Dolores at Manapat? Or letter D, Dimasalang? Ayan, puro letter D po ang sagot.
Ayan, sabi ni Jessa Rubanan, violence, tama naman. Ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng violence, di ba? Okay. Ayan, so puro letter D po ang sagot. Tama po kaya ang letter D? Tignan natin. Okay, di masalang. Of course, the correct answer, okay, for number 7, letter D, di masala. Bakit kaya? Okay, isa-isayin natin. Siling Labuyo kay Del Pilar talaga yan. Plaridel kay Del Pilar din yan. Sa apelido niya, kung titignan, balibalik tarin natin, Plaridel, di ba? Dolores Manapat, D, sa surname niya, M, sa kanyang first name, Dolores Manapat, kay Marcelo H. Del Pilar yan. Ang di masala, ang kanino ba to? Sabi dito, ni Ma'am Jessa, kay Rizal daw po. So, tama naman. Okay, kasi ang di masalang, laong-laan, kay Rizal po yan. Okay, maliwanag po tayo dyan, ha? Okay, si Del Pilar, kilala siya sa kanyang sagisag panulat na Plaridel, Dolores Manapat, ayan, Siling Labuyo, okay? At ilan pa sa mga kilalang taon sa kasaysayan ng Pilipinas, si Haina, di ba, ang kanyang sagisag panulat, Diego Laura, si Mariano Ponce, Tikbalang, Naning, Kalipulako, di ba, si Antonio Luna, Tagailog, okay? Si Jacinto de Masilao, Pinky Ann, Bonifacio, ano siya? Agapito Bagong Bayan, may pag-asa, 'di ba? Si Aguinaldo naman po, Magdalo, okay? At si Jose Maria Panginiban, Humapa or Jumapa. Humapa, spelling Jumapa. Okay, so maliwanag po ba pagdating sa mga sagisag panulat? Huwag po nating kalilimutan 'yan kasi baka mamaya biglang lumabas. Ayan si Juan Luna daw po, Juan pa daw po. Okay? So baka biglang lumabas ilan isa man sa kanila, syempre manghihinayang tayo pag hindi natin naaral, 'di ba? So isa-isahin natin lahat ng 'yon. Okay? So thank you po sir. Next question po tayo. Ayan, question number 8. Ayan. Who was the first civil governor general during the American period? Ito, share ko lang about this item. Kasi, nung time na to, nalilito talaga ako kay Merritt, kay Taft. Actually, nalilito ako sa dalawang yan. Pero mamaya na pala natin explain. Basahin muna natin and then magsagot muna kayo. Who was the first civil governor general during the American period? Is it letter A, Wesley Merritt? B, William Howard Taft? C, Frank Murphy? Or letter D, Elwell Stephen Otis? Sino kaya sa kanilang apat? Is it letter A ba? Wesley Merritt? Sabi po dito, A. Ay, Ma'am Dimple, Sir Danny, okay. Ma'am Frenzy, ay, Sir Frenzy, June. Okay. Yan, letter A daw po. Si Wesley Merritt daw po ang tamang sagot. Okay, tignan natin. Dito naman po sa ating G-Meet, Sir John Kurt, A daw po. Okay, reveal na po natin ang tamang sagot. Okay, the correct answer is letter B. William Howard Taft. Okay, so si Taft po ang first civil governor general. O ganito, since during the review, nung nagre-review po kami para sa LET, okay, so syempre marami pong resources, marami pong mga live sessions din po kaming pinanonood, kay Sir Jun ko po ito naalala, kay Sir Jun Cortez, the famous summa cum laude of Holy Angel University, I think in Pampanga. Yun, sa kanya ko po nalaman yung pagkakaiba ni Merritt and Taft. Okay? Sabi po ni Sir Jun, aligwa ako, sabi ni Sir Danny. Sabi po ni Sir Jun, tatandaan lang po natin, civil, okay? Siguro ano, civil wedding daw po sa Taft Avenue. May kinandak na civil wedding sa Taft Avenue. Tatandaan niyo yun ha, may civil wedding sa Taft Avenue. So siya ang civil governor general during the American period. Tapos naman po, pag military, first military si, governor general, si Merritt daw po. Bakit daw po, sabi ni Sir Jun? Sabi niya, bago ka makapasok ng militar, kailangan may merit ka. Diba? Merit, military. And then, may civil wedding saan? Sa Taft Avenue. So, yun, medyo ano siya, tawag dito, nakatutuwa, diba? Pero, hanggang sa kasalukuyan, naalala ko yun, dahil kay Sir June. So, credits po sa kanya. So, ayun, thank you doon. Ayan. Same, sir, sa kanya ko naalala nung live niya sa Grumpy na. Yun, actually, Sir June, napakagaling po niya na, ano, na LET lecturer. Yun, sa kanya ko po yun na naalala. Okay, so credit po sa kanya. And then letter C, Frank Murphy, hindi po siya dahil siya po ang last American Governor General in the Philippines. Si Otis naman po, kilala po sa mga gera-gera, sa mga digmaan, di ba? American Civil Wars, Indian Wars, Spanish-American War, and the Philippine-American War. Okay, doon po siya naging kilala. Okay, so hopefully maliwanag po yung explanation po natin yan about dyan. Ano po yung kay merit, sir? Ayun, may merit ka. Pag may merit ka, mapapasok ka ng military. First military governor general during the American period. Si Taft naman po, may civil wedding saan? Sa Taft Avenue. Ayan, kay Sir Jun yan galing ha. Baka mamaya maano tayo, tawag dito.
magpagalitan tayo or whatsoever, di ba? Makasuhan pa tayo, pero yun. Next po tayo, question number 9, sir. Ayan, question number 9. Wait lang, may namumura na po ba? 8 out of 8? Okay, so question number 9. Which statement is true of the pre-Spanish Filipino government? Okay, pag sinabi natin pre-Spanish, ito yung panahon bago ang settlement ng mga Spanish dito sa Pilipinas. Is it letter A, the datu exercise all the powers of government? B, laws were formulated by a law-making body elected by the slaves? Letter C, laws were formulated by a law-making body elected by the community? Or letter D, there was a court created by the datu to hear complaints? Ano kaya ang tamang sagot sa item na to? Tignan natin. Okay, so karamihan po ng mga sagot, letter A. Okay, sabi po nila letter A daw po. Tingnan po natin kung tama po ba letter A. Ayan. So tama naman po tayong lahat. Ang tamang sagot sa item na to ay letter A. The datu exercise all the powers of the government during the pre-Spanish Filipino government. Kasi kung babalikan natin itong datu na to or yung chieftain, 'di ba? Sila yung pinaka namumuno or pinaka pinuno talaga ng bawat barangay. At ang kapangyarihan po ng gobyerno nung time na yon, okay, the three branches of the government, yung executive, legislative, and the judiciary, or yung ekotibo, legislatura, at saka ang judikatura. Lahat po yun ay nasa kamay po ng datu. Okay? Wala pong karapatan na magkaroon ng lawmaking body ang mga slaves, itong the entire community, and magkaroon ng korte, di ba? Nagawa pa raw po ng datu para dinigin yung mga hinaing ng kanyang mga nasasakupan. Lahat po ng kapangyarihan ay nasa datu. Siya po ang pinakamakapangyarihan ng time na yung biruin nyo, no, lahat sa kanya, pagde-decide, paggawa ng batas, di ba? Paglitis ng mga kaso, di ba? Pagpapatupad ng batas, lahat po yun ay ginagawa ng datu. Okay? So, sana po maliwanag po tayo dito. Okay? So, wala pong malilito ha. Okay? Number 10. Okay, number 10 na po tayo. Okay. For number 10, ayan. Who was the first Governor General of the Philippines during the Spanish colonization? Sino kaya? Is it letter A? Tingnan po natin yung mga choices. Okay, for item number 10. Okay, so naglo-loading po yata. Tama ba? Or lumabas? Okay, ayan. Is it letter A, Miguel Lopez de Legazpi? B, Roy Lopez de Villalobos? C, Eugenio Despujol? Or letter D, Mariano Gomez? So, sino kaya sa kanilang apat ang first Governor General of the Philippines during the Spanish colonization? Ayan, puro letter A po ang mga sagot ng ating mga viewers from Facebook. And galit na galit naman dito si, ano B? Ah, okay. Ah, so yun. Legazpi, A. Okay, of course, the correct answer for number 10 is letter. Anong letter kaya? Tignan natin. Okay, of course, letter A po ang tamang sagot. Si Miguel Lopez de Legazpi, considered as the first Governor General of the Philippines during the Spanish colonization. So kung babalikan po natin ang kasaysayan, by 1521, ito hindi naman masyadong particular si Lep pagdating sa mga dates. Pero if ever man na lumabas, okay? So 1521, Magellan yon, okay? Para hindi tayo malito kasi baka kasi mamaya magbigay ng date si PRC. Magellan, 1521. By 1543, okay, Villalobos yon. And by 1565, Legazpi yon. Paano natin matatandaan yung mga taon na yon? By 1521, dadagdagan lang natin yung 2 and 1. 2-2. So magiging 1543. Okay? And then, yung 1543, dadagdagan lang din ulit natin ng 2-2. Okay? Yung 1543, magiging 1565. Kay Legazpi naman. So, ulitin natin. Magellan, 1521. Si Villalobos, 1543. And then, si Legazpi po ay 1565. Pero sa kalagitnaan, Magellan, Villalobos, and then Villalobos, Legazpi, may mga maliliit pang pupong ekspedisyon like kay Cabot, sa Abadera. Pero hindi naman po yan masyadong lumalabas na questions pagdating sa let. Okay, ilan lang po sa mga questions na lumalabas kay Magellan, kay Villalobos, kay Legazpi. Si Villalobos, kilala siya sa
pagpapangalan ng Pilipinas bilang Las Islas Filipinas. Okay, tribute to King Philip II or kay Prince Philip II before. So, yun po yung kilala si Villalobos sa pagpapangalan ng Filipinas, okay, sa ating bansa. Si Despujol naman po, okay, Despujol, kilala po siya sa pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Ito, itong palatandaan na to, ginawa ko siya before na nag-review ako. Despujol, parang tawag dito. Tawag doon, Despujol. Despujol, parang letter D, di ba? Despujol. Tapos, Dapitan. Ayan, patapon ni Rizal sa Dapitan. Ayun, parang dispatch. Ayun pala yung term na hinahanap ko. Dispatch, parang pinatapon. Despujol. Okay? To Dapitan. Okay? Pinatapon si Rizal to Dapitan. Okay, so tama naman po yan. And then, letter D, syempre, hindi si Mariano Gomez. Sino ba si Mariano Gomez? Kabilang yan saan? Ha? Kabilang siya sa Gumburza, of course. Ayan, kasi kabilang siya sa Gumburza, kasama niya si Jose Burgos, si Jacinto Zamora, and then si Mariano Gomez. Okay? At ilan pa po sa mga naging Governor General of the Philippines, okay? Majoha, okay? May Majoha na dyan, okay? Gumburza po, hindi po Majoha, ha? Okay, so, ayun. At ilan pa po sa mga kilalang Governor General of the Philippines during the Spanish colonization, of course, si Narciso Claveria, okay? Si Claveria po, kilala po siya saan? Ah, hindi po to recorded, Ma'am Aprilin. Ayan, shoutout na po kita sa Facebook. Recorded po ba ito? Hindi po to recorded, Ma'am. Pwede po kayo mag-comment. Okay? So, si Narciso Claveria, Spanish surnames po ang sa kanya, ha? Pagbibigay ng apelido. Okay? Si Izquierdo, siya po ang nagpapatay sa 41 mutineers, kabilang po ang Gumburza. Tatandaan nyo lang po sa Izquierdo, parang scared. Izquierdo, nakatatakot. Diba nakakatakot siya? Izquierdo. Okay, pagpapatay sa Gumburza and then with the 41 mutineers. Si Carlos Maria de la Torre po, kilala po siya bilang liberal governor general and the most beloved governor general during the Spanish colonization. Tatandaan nyo lang naman kay Carlos Maria de la Torre, diba? Like Moira de la Torre, puro love songs yung ginagawa niya, diba? So, most beloved, okay, or most loved kay itong si de la Torre. Ayan po, sabi po dito si Jose Basco, Tobacco Monopoly, tatandaan nyo lang, Basco, Tobacco, okay, Basco, Tobacco Monopoly. And the last one, okay, last Governor General, si Diego de los Rios po, okay, considered as the last Governor General of the Philippines during the Spanish colonization. So, nawa po ay maliwanag po yung mga Governor Generals po natin during the Spanish colonization. Okay? Huwag po natin kakalimutan ha, first Governor General, Miguel Lopez de Legazpi. Okay? Next po tayo. Alright. Hello, sir. Hey, sir. So, hello right po, now, ayan. Kamusta ka naman, sir? Pinakabahan pa rin po. Pero actually, naman po. Sir Romel is doing great with his explanations right now, di ba? In fairness, dami, direct to the point, very direct to the point si Sir Romel. Hindi lang siya nagbibigay ng knowledge, but at the same time, may strategies din siya. So, i-take note niya yan, ha, para mas mabilis nating makapisado yung mga beloved na yan, and then the tobacco thing, pati yung mga examples, lalo para mas alala natin yung mga ganyang concept. Lalo, it's about history. Ayan. So, just a reminder sa mga nanonood sa Facebook, we are really happy na nanonood kayo sa ating Facebook. However, we're going to cut the live sa Facebook. But, although ika-cut namin ng live, there will be a continuation sa YouTube channel. Okay? Kung gusto niyo po ituloy-tuloy ito na manood, so you can have or you can go to our YouTube channel, Flip Channel, because we're going to cut na yung sa Facebook. Pero thank you so much. Sana yung mga 260 viewers namin sa Facebook ngayon. You can switch kung gusto niyo pang makinig. Marami pa kayong malalaman kay Sir Romel. Okay? Marami pa kayong malalaman na doon sa mga sa topic niya today. Kung gusto niya pa i-continue, you can actually go to our YouTube Flip Channel. Okay po? Okay. And then, during our break time, we also have refresh konti, no? Though by mabilis lang and direct to the point, sana mabilis niyo nagigets yung mga topic dahil maayos and very specific si Sir Romel in terms of discussing. So, you can stand up, drink some water, you move away your eyes, pikit-pikit tayo para ma-refresh. You can also stretch, mag-stretch tayo, stretching. Okay, i-massage niyo yung ulo niyo, alam ko mga, yung iba nakahiga siguro, yung iba, pero nakikinig. Okay, and of
course, do not forget to support Flip Channel and Sir Job by liking and sharing our posts as well as sharing some blessings for today. Ayan. So, you can follow us in TikTok and also in Facebook. Pwede na kayo uminom ng tubig kung gusto nyo. Also, we already started our final coaching. Yung mga kasama namin dito sa G-Meet, they are with us during the final coaching last week. Nag-start na kami. We're going to continue it tomorrow. Meron ulit kami bukas with our private Facebook group. Ayan. So, live din kami doon. We also rationalize Prof. Ed and Gen Ed. So, very affordable price. You can just PM Sir Job for more information regarding our final coaching. Okay, so sa YouTube din, we also posted there some questions. Ayan. You can, like a poll, try nyo kung anong sagot sa mga questions na yan. Para habang nag-YouTube kayo, you can also look at the questions para makita nyo, ay, ano kayang sagot dito? Mapapaisip pa kayo. Okay, so follow us in our Facebook, our YouTube, and of course, our TikTok, Sir Job, and Flip channel. Huwag niyo pong kakalimutan for today. And yeah, every week we are doing our best para meron tayong mga bagong speaker, mga generous ang mga speakers natin. They are really giving us time para mabigyan kayo ng mga free lit reviews. Okay, so yeah, that will be our break for this time. Oh, yeah, siguro medyo ano, nakahinga na ang lahat. Okay na ba ang lahat for this moment? And I will be giving now the screen again to Sir Romel. So sa YouTube na po tayo, everyone. And hello, Sir Romel. The screen is now yours. Ayun po. Thank you po, ma'am. So, ayan. Nakapagpahinga na po ba ang bawat isa? Nakainom na po ba ng tubig? Ayan. So, for next question na po tayo. So, sana po hindi po nagiging mabilis. Pasensya nyo na po kung medyo mabilis po. Babagalan po natin ngayon ng kaunti kasi baka po mamaya hindi po maintindihan po ng iba yung explanation po. Pero sana naman po naunawaan po yung mga previous items po natin. Ayan. And rationalization po. Okay, for number 11. Okay, so ito po medyo confusing po yung question na ito. Pero kung kilala naman po natin yung mga nasa choices, hindi po tayo malilito. Okay, number 11. Who wrote the Cartilia, considered as the Bible of the Katipunan Movement? Okay, is it letter A, Emilio Jacinto? B, Marcelo H. Del Pilar? C, Jose Rizal? Or letter D, Apolinario Abini? Ayan, ang bilis magsagot po. Ma'am Frenzy ba to or Sir June? Kasi parang Frenzy June. Okay, so ayan, letter A daw po. Sabi rin din po ni Ma'am Karen, may Susho, letter A daw po, Emilio Jacinto. Okay, so karamihan po sa mga sagot, letter A. Ayan, kay Sir John Kurt din po, letter A. So, reveal na po natin ang tamang sagot. Okay, ano kaya ang tamang sagot? So, tama naman, letter A, Emilio Jacinto. Okay, dito po sa mga choices, okay, ang gawin nyo po during the lap, ang gawin nyo po lagi is mag-eliminate na po kayo ng mga possible choices na malabo naman na maging sagot. Yung malayo po talaga sa katotohanan na maging sagot. Dito po sa item na to, si letter B and letter C, napakalabo po nilang maging sagot. Bakit kaya? Katipunan movement, okay? Si Del Pilar and si Rizal, ayaw nila ng revolution. Ayaw nila niyan, ayaw nila ng katipunan, di ba? Kasi nga gusto nila is makipagkasundo sa mga Espanyol or kausapin itong mga Espanyol na ito. Saan? Yeah, gusto nila ng reforma. Gusto nila ng reform. Tama po tayo dyan, Ma'am Mickey J. Okay, so mali agad si letter B and letter C. So ang pagpipilian na lang natin, letter A and letter D. So pareho pa po yung ulo. Utak pala. Ulo tuloy, utak. Diba? Si Jacinto, utak ng katipunan. Si Mabini, utak ng revolusyon. Okay, dalawa po yan, nakalilito. Pero wag po tayong magpapalito kasi ang tamang sagot po dito, gaya nga po nang sabi ko, utak ng katipunan. Okay, the correct answer is letter A. Emilio Jacinto, siya po ang nagsulat ng Cartilia. Okay, kinoconsidered bilang Bible of the Katipunan Movement. And then, ito naman pong si Apolinario Mabini, siya po ang utak ng revolusyon, ang dakilang lumpo. May question po na lumabas last September 2023 about kay Mabini. And then, ako po personally, nagulat po ako sa question na yun kasi hindi ko po siya nabasa. Okay, so kung mapaflash po kaya ma'am, yung number 27, I think, sa mga binigay ko pong additional questions, ma'am, or pwede pong i-dictate ko na lang po siguro.
Number 27. Ah, 26 po pala. Number 20. Ayan, may mga answer. O ba? Huwag nyo na tignan para ano. Okay. Number 26 po yata, ma'am. Ayan. Ito. Itong question na to, lumabas to last let. Okay, oh, ano na lang to ha, kumbaga additional, okay, for the questions that we prepare today. So, Apolinario Mabini acknowledged brains of the revolution. Kaya nga nasabi ko kanina, wrote the principles of conduct and morality that should govern the revolutionary movement called blank. Is it letter A, La Cartilla? B, Himno al Trabajo? Okay. C, El Verdadero Decalogo? Or letter D, Filipinas Dentro de Cien Años? Nung nakita ko po itong question na to sa Gen Ed last year, hindi ko po talaga alam kung ano yung tamang sagot. Okay? So, aminado po ako doon. Okay? Do, kilala ko po si Mabini, hindi ko po alam na siya po pala ang sumulat ng El Verdadero Decalogo. So, the correct answer po sa item na to, letter C, El Verdadero Decalogo. Okay? Pero kilala ko ang sumulat ng Cartilla. Diba? Siya po si Jacinto. Ang Himno al Trabajo, pamilyar po ako kay Rizal po yan. Pero torn po ako between choices letter C and letter D. Kaya nung time po na yun, ang ginawa ko po para makuha yung tamang sagot. Okay? So fortunately, nakuha ko po yung tamang sagot nung time na yan. Ginawa ko, sabi ko, Decalogo, parang sabi ko, like, may ikoko, dedecode, parang something like that, Decalogo. So tinignan ko na lang siya na parang ganun. Kaya nung binasa ko ulit yung question, wrote the principles of conduct and morality that should govern the revolutionary movement. Sabi ko parang tama yung Decalogo, parang may edited code, something like that. And the Filipinas Dentro de Cien Años, nalaman ko na lang after nung pag-take ng left, na kay Rizal din pala to. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, yung ginawa kong technique doon, if ever man, na malalagi din kayo sa position na yun, ang gawin niya talaga is try niyong humanap, kayo na bahal, tignan niyo sa questions, baka mamaya may clue words dyan, lalong-lalo na yung mga questions na hindi niyo talaga alam, ha? Aminado kayo sa sarili niyo na hindi niyo nadaanan, hindi niyo na-review, busasiin niyo ng busasiin yung questions, kasi baka mamaya, meron doon, di ba, na mga clue words na magiging dahilan para makuha niyo, matumbok niyo yung tamang sagot. At dahil doon, naitama ko po itong item na to. Pero gaya ng sabi ko, hanggat maaari talaga dapat bawat items, maging familiar tayo kasi baka mamaya, hindi talaga tayo sure, di ba? So sayang din yung one point. Share ko lang yung, ano, yung experience ko sa item na to kasi medyo nakakatawa siya kasi hindi ko talaga siya alam. Ang ginawa ko na lang, tumingin na lang po ko dun sa mga clue words or something like that. So ayun po. So sana makatulong po yung technique na ginawa ko kung ano man po yun. Okay, so Decalogo, like sabi ko, the code, like code of ethics or what. So, yun po. Okay. Next po. A number, ano na po ba? Number 12 na po yata. Ayan. Ayan. May nakita na ng tamang sagot. Pero, syempre, ibigay nyo pa rin yung answer nyo. Okay? Number 12. After the Negritos, what was the second group of people who migrated by sea to the Philippines? Is it letter A, Indonesians? B, Arabs? Oh, yan, syempre, may sagot na, di ba? Letter C, Indians? Or letter D, Malays? Yan, A daw po. Tama kaya ang letter A. Tignan natin. Okay? Yung iba po, ano po kayang sagot? A, Indonesians? Malays daw po, sabi ni Sir Arman. Okay? Tignan po natin ang tamang sagot. Okay, so the correct answer, letter B po, Malays. Okay, the correct answer with this question, okay, is letter A, Indonesians. Kung babalikan po natin sa Philippine history, kung di ako nagkakamali, like grade 4 or grade 5 yata, okay, natatandaan ko kasi yung tatlong yun, yung sa wave of migration, meron tayong tinatawag na AIM. Yeah, very good, Sir Sir Antoine Royce, di ba? AIM yung ano natin doon, mnemonics, di ba? Yung letter A, ITAS, o yung mga Negritos, di ba? Sumunod, I, yung mga Indones, from Indonesia, Indonesians, di ba? M, Malays, di ba? ITAS, Negritos, or Negritos, isa lang yan. Pangalawa, Indonesians, or mga Indones. Ang tamang sagot po, Indones, letter A. Hindi malabo namang Arabs, Indians, okay? Malays, pangatlo pa po yan. So the correct answer is letter A po. Haligwak, sir. O, bawi tayo, Sir Arman. Okay? Next item po. Ayan, thank you po, sir. Okay, number 13. O, ito. Baka marami ang mali to. Okay? The first president of the Katipunan or first supremo of the Katipunan, is it letter A, Juan Arellano? B, Andres Bonifacio? C, Roman Basa? Or letter D,
Diadato Arellano. Ayan, mukhang na-encounter na po ng karamihan yung question na to kasi may nakakuha na ng tamang sagot. Okay? Mga sagot po nila, B, Andres Bonifacio. Roman Basa daw po, B, Andres Bonifacio. Si Bonifacio nga kaya. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang tamang sagot. Reveal na po natin. Okay? With this, in this item, ang tamang sagot po ay letter B, Diadato Arellano. Okay? Bakit po kaya? So, baka marami ang malito pag nakita tong question na to. First president. Siyempre, ang pinakakilala dyan, di ba, si Bonifacio. Di ba? Supremo ng Katipunan. Pero, lingid sa kaalaman ng iba, lalong-lalo na kung hindi pa to naaaral, okay, mayroon po tayong tatlong supremo. Okay? At yung mnemonics ko po dito ay tinawag kong ababo. Okay? Ababo. Okay? Sulat ko dito sa, ayun na lang, basta ababo. Okay? Arellano, okay? Basa, and Bonifacio. Yun po yung pagkakasunod-sunod. Hindi lababo ha. Ababo. Okay? Si Diadato Arellano, siya po ang first president. Sumunod naman po ay si Roman Basa. Okay? And then sumunod po si Andres Bonifacio. Siya po ang, si Bonifacio po, pangatlo po siya sa mga naging supremo ng Katipunan. Eh sir, sino po si Juan Arellano? So siguro nilagay siya dito bilang panggulo. Kasi baka mamaya apelid pabudol pa. Ha? Okay, so baka si mamaya, ang kinabisado lang natin ay yung kanilang mga apelido. Nakalimutan natin yung first name. Diba? So, malilito tayo, Juan ba o Diadato? Diadato po. Kasi itong si Juan Arellano, siya po ay isang famous Filipino architect. Okay, kilala po siya sa paggawa ng Manila's Metropolitan Theater. So, hindi po siya naging supremo ng Katipunan or kataas-taasang destructor lang, tama, great destructor lang tong si letter A. Okay, di ba ang Katipunan, ang KKK, kataas-taasang, kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan. Okay, so the correct answer, syempre, letter D. O, ano ulit yung ano natin, mnemonics, ababo, ay Arellano, Basa, and Bonifacio. Okay, so sana po maliwanag po tayo dyan. Okay, next question po. Ayan. Okay, for question number 14, ito, pagdating naman po sa literatura, okay, what was the first book published in the Philippines? Is it letter A, Doctrina Cristiana, B, Pasyong Mahal, C, No Limit Angere, or letter D, Barlaan at Usapat? For sure, na-encounter niya na tong question na to. Okay, lalong-lalo na kung madalas kayong tumitingin sa mga posts, di ba, nila Sir Jobs, yan. Madalas itong lumalabas. Of course, the correct answer in this item or in this question ay letter. Yan, puro letter A ang sagot ng madla. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan natin. Okay, of course, the correct answer is letter A, Doctrina Cristiana. Bakit kaya? Ang Doctrina Cristiana po ay naipublish noong 1593. Okay, 1593 by Juan de Plasencia. Ang laman po nito ay mga paunahing utos-dasal ng Katolisismo tulad ng Ama Namin, Abaginong Maria, Sumasampalataya, at Aba po. Okay, so ito po yung kauna-unahang libro or aklat na nailimbag sa Pilipinas na isinulat po ni Juan de Plasencia. Ang Pasyong Mahal naman po or yung Pasyon, ito po ay nailimbag noong 1704. So malayo po yun. Okay, isinulat naman po ni Aquino de Belen. Okay, ni Gaspar Aquino de Belen. Okay? And then ang No Limit Angere, ito po ay nailimbag noong 1887 naman po ni Rizal. Okay, syempre familiar tayo dito kay Rizal to eh. And then ang Barlaan at Usapat, 1712 naman po ito by Fray Antonio de Bora. So sa apat po na choices, of course, ang pinakamatanda, kauna-unahang aklat ay isinulat ni Juan de Plasencia o ang Doctrina Cristiana. Okay, so nakuha naman po halos lahat. Okay, ayun pa po, trivia daw. Barlaan at Usapat, of course, the first Filipino translated book. Okay, tatandaan nyo rin yan. Okay, so next po tayo. Okay, for question number 15. Ito, mga revolt or mga rebellions. Okay, which of these Philippine revolts during the Hispanic period lasted longest? Okay, pinakamatagal. Is it letter A, Camerino Revolt? B, Palaris Revolt, C, Dagohoy Revolt, or letter D, Parang and Upay Revolt. Yan, kita ko letter C po ang karamihan sa inyong mga sagot.
And feeling ko nanood din kayo kay Sir June. Letter C daw po, Dagohoy. Okay, yan po kaya ang tamang sagot. Tignan natin. Tignan po natin kung yan po ba ang tamang sagot. At nakuha nyo po ang tamang sagot. The correct answer is letter C, Dagohoy Revolt. Okay, yung rebellion po na pinungunahan po ni Francisco Dagohoy. Okay, bakit kaya? Itong Camerino Revolt, okay, or yung Casimiro, kasi may pinag-aawayin kung Casimiro ba or Camerino. Pero sabi naman nila, wala naman daw po yung issue kung anumang pangalan, basta ito po ay isang rebellion. Okay, at saka ang parang in Upay Revolt, it is both of these two ay revolt po in Cavite. Ito rin po yung dalawang mga rebellion or revolt na nagpanguna kung bakit nagkaroon tayo ng Philippine Revolution sa Cavite. At ang hangarin po nila, syempre, ay mapaalis or kontrahen yung mga Espanyol, kasi nga grabe yung pang-alipustang ginagawa nitong mga Espanyol na ito pagdating saan sa mga farmers, 'di ba? Grabe yung pagpapataw ng mga buwis, grabe yung higpit nitong mga Espanyol na ito sa mga Indio or sa mga Filipino. Okay? Ito naman pong Apalaris Revolt, okay? Ito naman pong revolt na ito ay okay, so wait lang po, medyo maingay. Naririnig niyo po ba ang ingay na 'yon? Ayan. Dahil live po tayo, wala na. Okay, so yung Palaris Revolt naman po na ito, ito naman po ay ang revolt na nangyari sa Pangasinan. Noong time na tayo ay napasakamay, or yung Manila, okay, rather, Manila lamang, okay, at ilang mga karatig lugar sa Pilipinas, napasakamay ng mga Briton, na kung saan, sabi ng mga town leaders in Pangasinan, dapat na raw pong alisin yung governor. Kasi nga po, nung time na yon, hawak na tayo ng mga Briton. Dapat wala ng mga Espanyol. And then dapat itigil na rin daw po yung pagkolekta ng mga taxes. Okay, tumagal to ng dalawat kalahating taon, itong Palaris Revolt na to, so medyo maikli. And then ang Camerino Revolt, 4 years lang siya. And then itong Parang and Upay Revolt, kung hindi ako nagkakamali, around 13 years lang yata ang tinagal nitong rebellion na ito. Alliance between Parang and Upay. Okay? Habang ang Dagohoy Revolt naman po, tatandaan nyo lang, quote ko ulit sa Sir June, kasi naalala ko ulit sa kanya to, sabi ni Sir June, Dagohoy. Parang, mahaba, hoy! Parang sumigaw ka, hoy! Mahaba! Okay? It is the longest revolt in the Philippine history. Ito po ay nagtagal daw ng gaano katagal kaya? Okay? Roughly 85 years po ang itinagal ng Dagohoy Revolt. At bakit kaya nagkaroon ng revolt na ito sa Bohol? Okay? Sa pangunguna ni Francisco Dagohoy, bakit kaya? Diba? Kasi nung time na yon, okay, yung Spanish authorities ay hindi inalaw, okay, yung Christian burial para sa kapatid nitong namatay, para sa kapatid ni Francisco Dagohoy na namatay. Okay? Hindi siya binigyan ng libeng na nararapat sa kanya bilang isang Katoliko. Diba? Ano bang ginagawa? Kailangan madasalan muna, maidaan muna sa simbahan bago ilibeng. Hindi yun nangyari. At dahil doon, sabi ni Dagohoy, okay, nag-promise siya sa sarili niya na dapat maitama yon at makuha ang katarungan para sa kanyang kapatid. At tumagal nga yun ng 85 years, sobrang tagal. Ano yung tatandaan? Dagohoy, di ba? Mahabang hoy, di ba? So yun. Okay, so sana maalala nyo si Dagohoy kung lalabas man siya. Okay, so sana po maliwanag. Next question na po tayo, number 16. Yan, so masyado nang mahaba ang ating mga sinasabi. Sana po ay naunawaan. Ah, ito. Yan. Question number 16. The term that refers to the class of Filipinos who were free and independent. Okay, free and independent. Is it letter A, Maginoo? B, Timawa? C, Aliping Namamahay? Daming sagot, sunod-sunod ah. Or letter D, Aliping Sagigilid? Ayan. Inulan po tayo ng letter B. Ayan, puro B. Timawa daw po. Tama po kaya ang Timawa? Tignan po natin. Okay, of course, the correct answer with question number 16 ay Timawa. Okay, kung atin pong titignan ang social class noong panahon po na iyan, okay, during the pre-colonial times, ang social class noong time na yon, naahati po yun sa apat. Okay, according to the customs of Tagalogs noong 1589 ni Juan Plasencia, apat po yon. Okay, yung nasa pinakataas, tatandaan po natin, of course, the chieftain or yung datu, kasama po niya dito, kahilera niya po, yung mga tinatawag nating Maginoo. Okay? Chieftain, datu, Maginoo, sila po ang nasa pinakataas. Sumunod naman po ay ang mga ano? Sumunod po ang mga nobles. Okay? Yung mga maharlika.
nobles o maharlika, and of course, the freemen or yung mga timawa. Sa ibang textbooks po, pinaghihiwalay po nila yan. Sa ibang textbooks naman po, or mga resources, magkasama po sila. Okay, nobles or freemen, maharlika, timawa. Pero pag nobles po kasi, ang sabi po ng ibang textbook, maharlika lang po yan. Okay, pag nobles, maharlika lang. Kapag freemen naman po, or yung mga independent, okay, sila po'y tinatawag nating timawa. Okay? For letter C and letter D, ang pagkakaiba ng dalawa, aliping namamahay and aliping sagigilid. Okay? So baliin lang po natin yung naalala natin dati sa kung may naituro man sa atin na kapag aliping namamahay daw, ito daw yung nakikibahay lamang, 'di ba, sa kanyang amo, which is wrong. Okay? Kapag sinabi kasi nating aliping namamahay, mayroon po silang sariling bahay. Kapag naman pong aliping sagigilid, okay, sila po talaga yung tinuturing na aliping tunay. Okay, sapagkat sila po ay nakititira lamang, okay, sa kanilang mga pinagsisilbihan. Doon po sila kumakain, doon po sila naliligo, okay? Doon na rin po sila natutulog, doon po lahat. Okay? Ulitin ko, ang aliping namamahay, hindi po siya nakikibahay, may sarili po silang bahay. Umuuwi po sila sa sarili nilang mga tahanan. Sana po maliwanag po tayo diyan, baka po kasi lumabas 'yan sa March, 'di ba? So, ready tayo pag lumabas 'yan. Okay? Next question po. Ayan, so ito, medyo nakalilito pero dapat alam natin yung pagkakaiba-iba ng mga choices, okay? Number 17, during the Hispanic era, native and Chinese male mestizo 16 to 60 years old are obligated to do forced labor for 40 days. O, bago natin sagutin yung question, ay makapagbibigay po ba sa chat section? Kala? I mean, the forced labor po muna. Ano po ba to? Okay, anong tawag dyan sa forced labor na yan? Ano ang forced labor? Bago yung answer. Baka po kasi lumabas yung question na to. Ang polo y servicio, tama po. Okay, tama po tayo dyan. Polo y servicio ang tawag dyan. Pero ang tanong, how can exemption be made from the polo y servicio? Is it letter A, paying the bandala? B, paying the falla? C, writing a promissory note, or letter D, special request to the priests. Okay, so ano po kaya ang tamang sagot? Okay, so kanina pa nakita ko na mga sagot ng mga nanonood po ay letter B, paying the falla. Okay, so tingnan po natin kung tama po ba ang inyong mga sagot. Ayan. Okay, for question number 17 po, the correct answer is, of course, letter B, paying the falla. Okay, pag nakita nyo po itong question na to, si letter C and letter D, isipin nyo na agad kung akma ba siya. Writing a promissory note. Bakit ka magpa-promissory note? Diba? About forced labor to eh. Kailangan pa ba ng promissory note doon? So malabong siya ang maging sagot. Special request to the priests. Diba? Tingin mo, pagbibigyan ka ba? Pag humingi ka ng request, diba? Sa mga praile noon, sobrang higpit nila. Okay? Letter A and letter B na lang ang titignan natin dito. Paying the bandala or paying the falla. Okay? Alamin muna natin yung pagkakaiba ng dalawa. Ano ba si falla? At ano ba si bandala? Falla pala. Falla. Okay? Pag sinabing bandala, ito ay sistemang, okay, ipinatupad ng pamahalaan patungkol sa taunang pagbubuwis. Okay? Or sa pilitang pagtitinda ng mga produkto, ani, at kalakal na product tax na binebenta nila sa pamahalaan na kung saan yung pamahalaan ang nagdidikta ng presyo. Okay? So, ibig sabihin, hindi patas kasi nga lahat ng authority nasa pamahalaan. Kung presyo niya ito ng sobrang baba, okay lang kasi siya yung nagdictate nun eh. Kumbaga yung kapangyarihan nasa kanya. Okay? Product tax, kumbaga, itong bandala na to. So, hindi siya exempt. Hindi ka ma-exempt kapag nagbayad ka ng bandala. Pero si falla, letter B, siya ang tinatawag nating exemption tax. Okay? Kapag meron kang kakayahang magbayad ng falla, may exempt ka sa polo y servicio. Okay? So, ang tawag po sa exemption tax para sa polo y servicio ay tinatawag po nating falla. So, the correct answer is letter B. Okay? Paying the falla. Ulitin ko po, hindi paying the bandala kasi ang bandala po, it is a product tax. Okay? Hindi po siya exemption tax. Maliwanag po ba? Okay, so I think na naunawaan naman kasi marami pang mga nagsasabi, ayan, product tax, bandala. Alam naman na po lahat
halos ng mga nanonood. Halos lahat ng mga nanonood nakakaalam naman na or naunawaan na ang Pala and then ang Bandala. So next question po tayo. Ayan, okay. For question number 18. Okay, social class na naman po ito noong panahon ng Spanish occupation. Okay, these were the Filipinos who belonged to the affluent middle class families and were educated in Europe. Is it letter A, mestizos? B, principalias? C, ilustrados? Or letter D, propagandistas? Ayan. Huwag po tayong malilito sa question na to. Okay, of course, the correct answer. Okay, so puro letter C po ang nakikita ko pong mga sagot. Sabi po ni Ma'am Charmy, C. Okay, yan, C. Okay, tignan po natin kung tama po ba ang answer ninyo. Letter C, ilustrados daw po. Okay, tignan po natin kung tama. Sir, reveal na po natin yung correct answer. Of course, it is letter C. Ilustrados. Okay. Kung babalikan natin yung social class during the Spanish occupation here in the Philippines, okay? 'Di ba meron tayong iba't ibang mga terminologies, 'di ba? Peninsulares, insulares, creoles, mestizos, 'di ba? Kung principalias, ayan, propagandistas, ano-ano ba pagkakaiba nila? Unahin natin si peninsulares muna. Kapag sinabing peninsulares, they are pure Spanish born in Spain. Okay? Sa Espanya sila ipinanganak. Purong Espanyol, okay, and may pimpi na ang mnemonics, di ba? Purong Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Peninsulares ang tawag. Kapag sinabi natin na insulares, okay, sila ay purong Espanyol na ipinanganak naman saan? In the Philippines, insulares. Dito na sila ipinanganak. Okay, so tama naman po, sabi ni Ma'am Shaira. Ang peninsulares, Espanyol na ipinanganak sa Espanya, kapag sinabing insulares, Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Kapag Indio naman po, okay, they are pure Filipinos or pure Austronesian po sila. Kapag Creoles or Mestizos, okay, yung iba kasi pinagpapalit-palit po yan, half Spanish, half Indio or Chinese. Sila po yung mga half-half, may lahi na, dalawang lahi, kumbaga parang ganun. Okay? Ang Principalias naman po, ang para po matandaan po natin, like principal, maraming pera, parang ganon. Okay? Principalias, rich Filipinos po sila. Ayan, educated persons. Okay? Ang principalias po, they are rich Filipinos. Mayayaman po yung mga yan. Okay? Ang mga ilustrados naman po, okay, the correct answer, ilustrados, they are belong to the middle class Filipino. Okay? Na kung saan sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral abroad, okay, in Europe. Okay, or in Spain, sa mga bansa sa Europa. Okay? Ang propagandista naman po, though sila po ay mga nakapag-aral din, of course, sa ibang bansa or dito sa Pilipinas, sila po yung mga tao na naghahangad ng change or reform. Okay, so pwedeng middle class, pwedeng mayaman, pwedeng mahirap, basta sila po ay mga naghahangad ng reforma. Okay? Kontra sa pamahalaan ng mga Espanyol. Okay? So sana po naunawaan po natin ang pagkakaiba-iba ng mga social class. Okay? During the Spanish occupation. So sila po 'yon. Okay? Sana po ay maliwanag. Next po tayo. Ayan, insulares born in the Philippines. Tama po. Okay, for question number 19. Okay? May namumuro po ba? 18 out of 18? Paki-comment nga po kung 18 out of 18 po kayo. From the question number 1 hanggang question number 18 na itama po natin. Grabe. So siguro top-notcher na po tayo pagdating po natin sa left, sa March. Okay? For question number 19, ito. Who was the orator of the reform movement and the first editor of La Solidaridad? Oh, 16 over 18. Si Ma'am, si Sir Fred. Ano po bang ano po? Sir Frenzy or Ma'am? Okay, so ayan. Is it letter A, Marcelo H. Del Pilar? B, Rizal? C, Andres Bonifacio? Or letter D, Graciano Lopez Haina? Sino po kaya ang tamang sagot sa apat? Okay, so nakikita ko po, puro letter D. So feeling ko familiar po kayo sa question na to. Reveal na po natin ang tamang sagot. Okay, so of course, in this question, the correct answer is letter D, Graciano Lopez Haina. Okay, so sa mga choices po, dapat, pagkakita pa lang natin ng tanong, ang sabi, La Solidaridad, okay, orator of the reform movement.
i-X na po natin kaagad dyan sino. Si Andres Bonifacio. So, tatlo na lang po ang pagpipilian natin. Del Pilar, Rizal, o si Haina. Okay? Si Del Pilar po, kilala po siya bilang second editor. Okay? Pangalawang editor po siya ng La Solidaridad. Si Rizal naman po, inoperan po siya na maging editor ng newspaper. However, hindi niya po tinanggap yung offer po na yun. Bakit kaya? Kasi nung time na yun, ina-annotate niya po yung Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. So, busy po siya nung time na yun. So, hindi niya po inaccept. At dahil doon, the correct answer is ay si Graciano Lopez Haina po. Siya po ang first editor and then siya rin po ay tinaguri ang great orator or dakilang orador. Okay? Siya po ang tamang sagot. Letter D, Graciano Lopez Haina. So, very good po ang lahat. Halos lahat naman po nakuha po ang tamang sagot. Okay, so next na po tayo. Last item na. Ombiles, di ba? Parang ganun lang. Number 20 na tayo. Ay, ito, for sure ako makukuha nyo rin to kasi kanina pa natin nadadaanan. Okay, yung about dito. Number 20, Rizal, Campaign for Peaceful Reform. Blank. Okay, Armed Rebellion. Kanino kaya yan? Armed Rebellion. Is it letter A, Del Pilar? B, Rizal? C, Bonifacio? Or letter D, Haina? Ayan na, namuro na. Namuro na sa letter C. Okay, puro C. Ayan, C. C, 20 over 20, let's go. Ayan, perfect na. Diba? Letter C nga po ba ang tamang sagot? Okay, siyempre naman, diba? Letter C, Bonifacio. Okay, bakit kaya? Imposible naman na si Rizal. Si Rizal na yung nandun sa ano eh, sa taas, di ba? Sa analogy natin, siya na po yung nasa taas. Siyempre, hindi na yan si Rizal. Okay? So, nagpanguna po ng Armed Rebellion ay si Bonifacio po. Okay? Si Del Pilar, si Rizal, and si Haina. Ayaw po nila niyan. Ayaw nila ng rebellion. Okay? Taliwas po sila sa ganyang pananaw. Ang gusto po nila ay tahimik lamang. Okay? Sana po naunawaan natin itong sila Rizal, si Del Pilar, Bonifacio, and Haina, and si Aguinaldo. Okay? I mean, ito palang apat na to kasi madalas talaga, napaka-paborito po ni Lep. Okay? Paborito po ng PRC ang question na yan about sa kanilang apat. Kapag balik-balik na rin man ni Lep, dapat kabisado po natin sila. Kilala po natin ang bawat isa. So, ayun po. So, yun po yung 20 questions po natin. Okay? Pero nagpasobra po ako ng ilang items, like 8 items po yata ito. Ma'am, pwede pa po ba? Sir, okay pa po ba if ipa-flash po natin or... Ayan. Ayan. So, ready po ako dito ng ilang questions pa po. Bitin. More. Ito na po. Okay? So, sabi po ni Sir Reniel. Okay? Ito na po. May pasobra tayo, syempre. Diba? Parang revisko lang. May pasobra. Okay? So, ito po yung mga questions from last general education examination last September 2023. So, lumabas po itong mga questions na ito. Okay, baka lumabas ulit, di ba? Malay natin. 21, ito for sure. Hindi na natin masyadong irrationalize to kasi madali na lang siya. Laong Laan and Dimasalang were the pen names used by blank. Siyempre, ang sagot, sino? O yan, namuro, letter D, Rizal. Gaya ng sabi ko kanina, basic halos yung questions na inilalabas ni PRC pagdating sa LET. Okay, sa mga exams, di ba? Okay, so tama po tayo dyan, letter D, Jose Rizal. O, 21 over 21 na grabe. Okay, for number 22, lumabas din po to. The first Philippine president from the Ilocos region was blank. Okay, sino kaya sa mga choices dito? Okay, sabi po nila, letter B daw po. Okay, is it letter A, Rodrigo Duterte? B, Elpidio Quirino? Letter C, Manuel Rojas? Letter C, Ferdinand Marcos, or letter D, Manuel Rojas. Sino kaya? Letter C, letter D, letter B. Ayan, naghalo-halo na po ang mga sagot. Okay? In this question, ang tamang sagot po, okay, ay letter, ano kaya? Ano kaya ang tamang sagot? Makatama ba tayo? Diba? Si Rojas ba? Tingnan po natin. The correct answer is letter B, Elpidio Quirino. So, kung iisa-isayin po natin, si Duterte, of course, from Davao, the first president of the Philippines from Mindanao, so Duterte, so, di na agad siya. Si Quirino, okay, first Ilocano president po natin yan, from Ilocos region. Si Marcos po, Ilocano rin po yan, pero hindi po siya yung first, okay? Kilala po si Ferdinand Marcos, baka lumabas po kasi sa Proclamation 1081 or ang Martial Law. Okay, baka lumabas, Proclamation 1081. Si Rojas naman po is kilala bilang first
a president of the Third Republic. So baka lumabas din sila. Pero ang first Ilocano president or president from Ilocos Region, si Elpidio Quirino po. Okay? Ayan, tama. First Mindanaoan president. Okay, next question po. Ayan. Question number 23. Itong question na to, naging madali sa akin to nung time na yon kasi nga, yung answer dito, kadalasan na-encounter namin sila kasi nga malapit kami sa Pampanga, Tarlacan, Zambales kasi we are from Bulacan. So, na-encounter ko sila yung mga grupong ito, mga indigenous people na ito. Okay. The indigenous people of Pampanga, Tarlac, and Zambales are the blank. Is it letter A, Igorots? B, Mangyans? C, Aitas? Or letter D, Dinagats? So, ano kaya ang tamang sagot? Okay. Nakikita ko po sa choices, Aitas po ang sagot natin, letter C. Tignan po natin kung tama po ba. Aitas nga ba? Of course, letter C, Aitas. Bakit kaya? Ang Igorots po, syempre, they are from Cordillera regions. Okay? Itong mga Mangyans naman po, they are from islands of Mindoro. Okay? Ang mga Mangyans. Si letter C and letter D, though medyo magkaugnay po yung kanilang pinagmulan, kasi ang mga Dinagats po, they are related to Agta Negrito group. Okay? Para lang din po sila mga Aitas. However, they are from Aurora. Okay, and Quezon. Habang ang mga Aitas naman po, they are from Pampanga, Tarlac, and Zambales. So they are the correct answer po to this item ay letter C, Aitas po. Okay, 23A, letter C po tayo. Okay, for number 24, ayan, balik ulit tayo dun sa wave of migration. Ayan. Who were the original settlers in the islands prior to the foreign migrants who crossed the seas from across the southern Philippines? Is it letter A, Malayans, B, Sumatians or Sumatrans, C, Negritos or letter D, Borneans. Ayan, gigil na po sila. C, ang dami oh, C. Tama po ba? Letter C. Ayan, tingnan po natin. Of course, the correct answer ay ang mga Negritos, okay? Negritos or Aitas, they are the aborigines nga po, kung tawagin, aboriginal settlers. The correct answer is letter C, Negritos po, or ang mga Aitas. So, I'm sure familiar naman na po kayo dyan. So, sa haba ng preparation po natin, na-encounter na po natin ang question na yan. Next po tayo, number 25. Ayan, lumabas din po ang question na ito. Kanina, di ba, na-review na natin ang mga Governor General during the Spanish colonization. Okay? Si Narciso Claveria was the one who ordered the blank. Is it letter A, founding of the Union Obrera Democratica? B, use of Spanish surnames by Filipinos? C, resettlement of Filipino communities in Cabeceras? Or letter D, tobacco monopoly? Oh, kanino ba yung tobacco monopoly? Di ba? Baco, Basco. Oh, malina agad yan. Okay? And surnames, of course, kay Narciso Claveria. So the correct answer is letter B po. Okay? Letter B, use of Spanish surnames by Filipinos. Wag po natin siyang kalilimutan. Si Narciso Claveria. Okay? Next po tayo. Ito yata yung item na na-discuss na natin kanina. Okay, so next na po siguro tayo dito, sir. El Verdadero Decalogo. Yan. So, yan po yung tamang sagot dyan. And then for item number 27, which is the last item. So, nilast ko talaga siya kasi medyo... Ito po yung pinaka... I think ito yata yung last question sa general education na huli kong sinagutan nung time na yon. Okay? Diego Silang is to Gabriela Silang as Gregoria de Jesus is to blank. A. Is it letter A, Gregorio del Pilar? B, Bonifacio? C, Rizal? Or letter D, Ponce? At tignan po natin. Kung makasagot po, letter B. Ayan. Tignan po natin kung tama po ba ang letter B. Bonifacio daw, of course. Tama po si letter B. Okay, so eto, kwento ko lang. Sobrang saglit lang siguro na kwento. Bibilisan ko na. Nalito po ako sa item na to kasi aminado po ako na hindi ko po sure, okay, kung si Bonifacio po ba talaga, okay, nung nag-take po kami. Si Rizal, in-ex ko na po agad siya. Ginanon ko agad siya, sabi ko, ah, hindi si Rizal. Si Ponce naman po, nabasa ko po siya. Ang sabi po doon, meron po siyang asawang Haponesa. At nagkaroon po sila ng dalawang anak. Yung isa po pinanganak sa Japan, yung isa naman ay pinanganak sa Hong Kong, I think, Hong Kong yata yun. Pero hindi siya. So, hindi siya si Gregoria de Jesus, yung asawa niya. So, nung time po na yun, turn po ako kay letter A and letter B. Aminado naman po ako na hindi po talaga ako sure kung sino po yung tamang sagot. Nalito po ako kasi tinignan ko yung, kasi mahilig po kasi yung magbasa sa question and then inire-relate ko po siya dun sa choices. Sabi ko, Diego Silang,
Gabriela Silang. Tinignan ko si Gregoria de Jesus. Gregorio yung letter A. Sabi ko, ala, Gregorio del Pilar yata ang tamang sagot. Pero nung time na yon, inulit-ulit ko talaga siya. Sabi ko, sino ba talaga? Kasi hindi talaga ako sure eh. Parang sabi ko, malabo naman, Gregorio. Baka, di ba? Ayan, natatawa na sila. Okay, so, pero totoo po to ha. Okay, so walang halong joke to. Okay? Mabuti na lang, like 7 minutes yata or 6 minutes before mag-time. Kasi ito yung last item talaga natatandaan ko na huli kong sinagutan sa general education. Naalala ko na si Gregoria de Jesus pala ang lakambini ng Katipunan. Sabi ko, hala, siya yung lakambini ng Katipunan. Ama naman ng Katipunan, itong si Bonifacio. Sabi ko, magkaugnay. Aminado po talaga ako na hindi ko po alam na sila po yung ay mag-asawa or may something sa kanilang dalawa. Kaya sabi ko, lakambini, ama ng Katipunan, kay Bonifacio na lang ako. Malabo naman siguro yung Gregorio, Gregoria. Ganon. So, mabuti na lang talaga, naalala ko yun. Yung lakambini ng Katipunan, si Gregoria de Jesus. So, siya po ang kay Bonifacio. So, I'm hoping po, or I hope po na naunawaan po ninyo yung mga explanation, rationalizations po na meron po tayo tonight. Bali, yun po ay based on my knowledge din po sa pagre-review po last licensure examination for teachers last September 2023 po. So, thank you po. And sa Gen Ed, pag di alam sagot, oh, wala talaga. And thank you po, sir. Thank you po, ma'am. Yeah, thank you so much, Sir Romel. At yeah, we are very grateful. Grabe, no, may pa-bonus pa si Sir Romel. Siya lang ang kauna-unahang nag-flip drills na hindi lang 20, no? At yung additional niya, ayun pa yung most likely na baka lumabas, baka umulit. Ganun naman si PRC, no? Minsan umuulit, minsan may binabago yung mga concept, ganun na ganun. Pero it's actually amazing that we have our very generous speaker. Nakita niyo naman, very credible. Nakita niyo ang credentials at nakita naman na very evident, di ba? Ang way ng explanation ni Sir Romel, talagang ano, magigets mo agad kung ano yung meron sa bawat choices. Talagang na-rationalize. Yeah, bigay na naman ng heart react and we say thank you to Sir Romel. Pero Sir Romel, wag ka muna umalis. We wanted to ask you, ilang araw na lang kasi ay maglilet na, tama? So ano naman yung maa-advise mo dito sa mga nakikinig ngayon, Sir Romel, na ilang araw na lang? Anong dapat gawin? Anong preparation? Ano na yan eh? Kinakabahan na yung mga yan eh. Sige, sir. Actually po, ayan, pinagandaan ko po itong part na to kasi ang dami ko po talagang gustong i-share sa bawat isa. Kasi nga po, unexpected din po talaga though handaan po talaga namin kahit sobrang ikilang po ng preparasyon po naming tatlo. Kasi po, sa mga hindi po nakaalam, mayroon po akong na kaibigan, si Sir JP and then si Ma'am Arlene po, na kung saan sabay-sabay po kaming nakapasa ng LET last September 2023. So ang nangyari po sa amin noon, by June 2023, I think June 22 or June 23 po, sa Friday po yon ng June, ano po namin, graduation. Doon pa lang po, nagkaroon na po kami ng parang pag-uusap na mag-take kaya tayo ng September LET. Kahit sobrang ikli na lang po nung time or nung preparation na gagawin po namin. Kasi kadalasan po talaga nagpapalipas pa po ng sobrang habang, kumbaga, ilang months of preparation po yung ginagawa. Pero sabi po namin, magtiwala lang tayo, ganyan. And then, tinignan po namin yung schedule na inilabas ni PRC. Nakita po namin na parang sabi, destiny yata na kailangan na i-take na po namin, ma'am. Kasi nga po, 2 weeks before ng deadline of application, I think 2 weeks or 1 week, before the deadline of application, birthday po ni Ma'am Arlene. And then, the day of the examination naman po, birthday ko po, September 24, 2023. Sabi naman, parang may something. And then, ang nakatutuwa pa po, date of release of the result, ay birthday naman po ni Sir JP. So, kaming tatlo, sabi naman, ala, parang may something, parang kailangan na natin i-take para kapag lumabas, diba, abang nag-take kami ng exam, birthday ko, tapos pag lumabas, birthday ni Sir JP. So, grabe yung celebration, di ba? Parang ganun po. Tinik na po namin, parang sabi na naka-destiny na siguro. Destiny siguro sa atin tatlo to na maipapasa natin. And grateful po kami na ipasa po namin yung exam. So, yung may advice ko lang po siguro, gaya nga po ng sinabi ko kanina at pinanghawakan po naming tatlo, magtiwala lang po tayo sa mga sarili po natin. Kasi tayo lang din naman po talaga yung gagawa ng way, di ba? Tayo lang po yung gagawa ng paraan para makapasa po tayo, though may mga advices from other people, from our teachers, di ba? Sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Pero kung sino po yung magtitake ng exam, tayo lang naman po. So ang gawin po natin,
magtiwala po tayo ng buo sa ating mga sarili. Magtiwala po tayo na may ipapasa po natin, 'di ba? Kasi nga para positive vibes po tayo during the exam, wala pong negatibong enerhiyang lumalapit sa atin, lahat po positibo, ganun, magtiwala lang po tayo. And then of course, magdasal po. Ayun, kasi halos lahat po yata ng simbahan na libot na rin po namin, kaming tatlo nila Sir JP and ni Ma'am Arlene, para lang humingi po ng guidance kay Lord. And then of course, i-enjoy po yung exam. Enjoy po yung araw ng exam. Sa araw ng exam hangga't maaari, bukas po ang ating isipan. Sapat po yung tulog po natin. Ano pa ba? Tapos ano po pala ito po? Baka po kasi may magtanong, may mga ginawa po ba akong mga something like superstitions po ba 'yon? Like mga pampaswerte or whatsoever. So ang dala ko po, okay, mismong hawak ko po nung nag-e-exam ay rosary po. Okay, rosary ko po na hanggang sa ngayon nasa akin pa rin po kasi sabi ko po kailangan po talaga ng guidance ni Lord. And then nagsuot din po ako ng ayan, baka mamaya may nagsasabi. Ito na po. Hindi ko naman sinasabing, pero sa akin po siguro, dagdag na rin po siguro yun. Nagsuot po ako ng red na underwear. Ayan, baka may gusto rin po magsuot sa March. Ayan, ano po ba? Sinipa ko po. I mean, like, tinadyakan yung upuan po. Nung nag-take po ako, sabi ko, last na to, tatadyakan na kita ganyan. Pero hindi ko po binali yung pencil ko po nun. Kasi po yung pencil na po yun, ang nagdasa po nun ay isang top notcher po. Okay? From ano po? From Valais po yata, sa library po sa Valenzuela. Naka-encounter po kasi kami ng isang top-notcher po from Valenzuela. And then siya, sa kanya po namin pinatasahan, sabi po namin, yun lang po talaga yung pencil na gagamitin namin. Though may mga backup pencils po kami na pinatasahan din po namin sa ibang mga teachers. Pero yun po talaga yung ginamit ko. Parang hanggang sa ngayon po, nakatago pa rin po sa akin yun. Sabi ko, souvenir ko na to, hindi ko siya puputulin. Para po kasing may something dun sa pencil na yun eh. Tapos, ano pa po ba ang ginawa namin? Ayun, hindi po ako lumingon sa... hindi na po ako lumingon pabalik doon sa exam venue. Okay? So, ang ginawa ko po, paglabas ko po, as in, alis na po agad. Ganun, parang sabi ko, hindi na ako babalik dito sa Pampanga. Hindi na ulit ako magte-take dito for let. Ganun, sabi ko, last take ko na po ito. And then, siguro po, baka po mamaya may magtanong, ano po ba yung mararamdaman after mag-exam? Kapag nagawa nyo po siguro yung best nyo, mararamdaman nyo na po kasi agad na... tawag dito, parang kampante po kayo. Lalong-lalo na po pag alam nyo po na lahat po ng items na nasagutan nyo naman po ng tama po based po on your preparation and knowledge. Paglabas na paglabas nyo pa lang po, mararamdaman nyo na po agad kung pasado po kayo or hindi. And I'm sure naman po, this March, okay, lahat po tayo, paglabas po natin ng pintuan, pasado po tayo basta ibigay po natin yung best po natin. Ayun po. So when it comes to the preparation po, aminin ko po, sobrang ikli lang po nung ginawa po naming preparation. Like 3 weeks lang po yata yung naging preparation po namin for general education and professional education. And then aminado po kami na yung majorship po namin ay 1 week lang po halos yung naging preparation po namin. Kaya rin po, yun po yung parang mababa po sa rating po namin. Pero ganun pa man, okay, ganun pa man, grateful po kami na naipasa po namin yung LET. So, yun lang po siguro yung ma-share ko po about the experience po namin last LET. Sana po ay may mapulot po kayo doon sa mga pinagsasabi ko po. Ayan po. Yeah. Feeling ko maniniwala na sila sa superstitions. Ayan. At maniniwala din ako doon na iba talaga yung confidence sa sarili, no? Na kapag alam mo, kapag nag-take ka, na ready ka, okay, kahit pa paano you did your best during the review. Pero take note ha, kasi naman, what I think naman kasi, although short ang preparation mo, preparation din naman ang 4 years sa college. Parang lahat po, ng itaral mo doon, di ba? Kaya yung iba sinasabi, hindi naman ako nag-review eh, pero nakapasa. Pero the thing is, malamang sa malamang, yung 4 years ng college niya, ano talaga, preparation niya yun. Another thing, okay din yung agad-agad yung nag-take na, para fresh, no? Para hindi siya, nawawala. Kaya buti na lang nag-take na kayo agad. Okay, that's actually a good thing. Ayan. At marami kaming nakuha doon na tip. Matulog daw ng maaga. Ayan. Very important para hindi sabog. At totoo yun, mararamdaman mo siya after. Exactly. Thank you so much, Sir Romel. Yes. We are very happy and blessed as well to have you. I think yung 27 questions, I doubt kung walang lumabas doon. Doon sa mga binigay ni Sir
Internacional. Salamat. We are so thankful with your guidance, with the blessings of knowledge. Nag-share din siya doon. Dati si Sir Romel, ikasama lang namin dito, nagre-review, nakikinood lang, nakakatawa. Yes. Very active yan si Sir Romel, talagang very for the chat yan. Natatawag pa nga. Pero nagulat kami kaya ang proud namin nung ay pumasa siya. Kaya yon, that's ano. Kaya kayo din yung mga nanonood ngayon, malay nyo, kayo naman yung next naming i-invite as a speaker ngayon, 'di ba? Dati nangangarap lang, ngayon naging LPT na, and we are very happy to have Sir Romel Nacional as our guest speaker for this Flip Dreams. Thank you so much, Sir Nacional. And of course, to end this one, yan yung mga, speaking of, if you wanted to support us, you can share it to our GCash. Pwede ba kayong humabol sa aming Flip Final Coaching? Ayan, yung mga gusto pang humabol, pwede pa po. We still have until this week and next week. Yung mga gusto pa, pwede pa po, pwede pa. You can just chat us through the messenger. Ayan, so this, ano po yan? Tomorrow po and next week. Of course, follow niyo po kami. Baka naman pwedeng makalambing ng like. Ang daming nanonood sa ating YouTube. Naka 100 plus tayo. That's actually amazing already. And the TikTok, YouTube. Okay, and yeah, eto. Don't forget to follow, share, and support. Salamat po sa mga nanood. Salamat sa mga palaging sumusuporta. At patuloy na nagsusuporta kahit mga LPTs na katulad niya. Ni Sir Romel, patuloy pa rin ang support. And that's it. Thank you so much, everyone. Have a good night. And see you on next week, I hope. And bye-bye, everyone. Salamat. Thank you po, ma'am. Thank you po, sir. Yeah. Thank you, Sir Romel. Salamat.